mga kayams, for this video mga kayams, gagawa tayo ng pork belly lechon kawali. At ito ang ating mga kailangan, isang kilong karne, at calamansi extract, asin, pepper. Ang gagawin na natin, buburan lang natin ng asin yung ating karne sa harap at sa likod yan. Dapat para ipahid mo lang para ma-blend yung asin sa laman ng karne. So ayun, pahid-pahid lang. Ayun, pahid-pahid lang mga kayams. Perfect po ito sa Noche Buena at saka New Year. Lechon kawali. Dapat yung gagamitin yung karne is yung belly. So ayan, ibuhos na yung calamansi extract. So ayan, at ipahid-pahid lang. Dapat pahiran nyo siya lahat, buong karne, ipahid nyo talaga doon sa extract ng calamansi. At pagkatapos, ibuhos na yung powder na paminta. So ayan, buhos lang. Tsaka ipahid din sa harap at sa likod. Ayan. Tapos, i-chill nyo lang ng buong gabi para nuot talaga yung lasa sa laman. So, at pagkatapos niyan, so ito na siya. Ayan, nagpakulo na po ako ng tubig. At ibuhos ang asin, lagyan ng asin. Paminta. At isunod na ang yung pinabad nating karne. So, ayan. Nilunod ko na siya. So, ang ginamit po namin ngayong pagluluto is yung kahoy. Kasi, kalas kasi siya. Makalas kasi siya kapag gasol ang gagamitin namin. So, ayan. Back to the reality po kami ngayon. Pagkatapos nyong pakuluan ang karne, dapat 10 minutes lang po ito pakuluan para hindi ma-overcook kasi ipiprito pa natin ito ng dalawang beses. So ayan, kunin na siya dyan sa kaldero at lipat natin siya sa plato. Palamigin lang muna natin mga kayamsi, no, bago natin siya prituhin. Dapat kapag prinit tonyo na siya, dapat malamig na talaga siya. So ayan. So ayan, palamigin lang muna natin yung ating karne para ready na siyang iprito. So ayan, nagpainit na po ako ng mantika. Yung mantika is yung saktong-sakto lang siya, hindi masyadong marami at hindi masyadong konti. So ayan, kumulo na yung ating mantika. So minit na, pwede na natin ilagay ang ating karne. So ayan. Hintayin na muna natin siyang mag-golden brown, tsaka natin siya baliktarin. So, ayan. Diba, sobrang init ng ating mantika. Ito po yung first fry. Pang-unang prito po ito. So, mamaya, iprito pa natin to ulit ng dalawang beses. Ayan, ito po yung first fry po, no? So, ayan, hintayin lang muna natin mag-ano na talaga siya, yung golden brown na talaga yung ano niya, yung ating karne. So, ayan, malapit na po iyan. Malapit na po iyang mag-light, light brown. Hintay lang po tayo ng konting sandali lang, no? Kasi hindi pa yan siya golden brown. So ganyan dapat kayo magprito mga kayamsi, no, yung mainit talaga yung mantika para hindi siya didikit at or dumikit sa ating kawali, yung ating karne. Kasi kapag hindi kasi yan siya sobrang init, yung mantika niyo is may tendency na didikit yung karne natin sa kawali. Dapat yung sobrang mainit na talaga siya. Kasi maganda kasi yung magprito tayo, yung mantika natin is sobrang init. So ayan, ready na po siyang ibalik ka rin mga kayam. So ayan, hinahinay lang kasi mainit yung ating ano, no, yung karne natin, parang ito yung ating mantika, yung ating karne. So ayan, diba ang ganda ng ano niya mga kayam. So golden brown siya mga kayam. So
sakto lang po yung pagka golden brown niya, no? Sakto lang po yung pagka brown niya, mga kayams, oh, di ba? So ayan, ngayon mga kayams, yung kabilang ano na naman yung ating hintayin na mag golden brown, tsaka natin siya ihain at palamigin siya ulit bago natin siya iprito ulit, para pagka ano natin yan mga kayams is super crispy. Crispy yan siya mga kayams. Ito talaga, hindi talaga kayo magsisisi kapag gawin nyo to ngayong New Year or kung may mga handaan kayo, kasi ano talaga siya, hindi siya masyadong matrabaho, madali lang po siyang gawin. At pagka kinain nyo po yung ano niya, yung ito, yung lechong kawali na ito, is crispy po siya. Depende po yan sa pagkagawa ninyo, no? Kasi itong aming ano, itong lechong kawali ito, sobrang crispy niya talaga mga kayams. Hindi talaga kayo magsisisi. Charot! So, yun lang yung masasabi ko dito sa ating lechong kawali mga kayams. Masarap siya mga kayams. Dapat timplahan niyo lang talaga siya ng bongga-bongga. At huwag niyong kalimutan yung ating ang kalamansi, no? Kasi yung kalamansi kasi is nakakatanggal siya ng mga lansa sa karne. So ayan, sinilip ko, hindi pa siya masyadong brown, golden brown. Ayan, binaliktad ko na siya, brown na siya. So ayan, ready na po yan siyang ihain at palamigin. Ayan, nahulog pa siya. So ayan, ito po yung second fry natin. Yung pagpasensyahan nyo na yung aking pagkakuha ng videong ito, no? Kasi nakalimutan ko, nakatayo pala yung akong nakatayo pala yung aking phone. Ngayon ko lang nakita to sa aking video, na so ganito pala yung itsura ng aking pagkakuha ng video na to. Ito po yung second fry mga kayams, no? Ito na po yung pangalawang prito ko. So ayan, pagpasensyahan nyo na yung ating video, no? Kasi mali po yung pagkakuha ko ng video na to, kasi solo-solo ko lang kasi itong ginawa. Ako yung taga-luto, at ako pa yung taga-kuha ng video. Kaya yan, yung resulta, baliktad pala yung aking camera. So ito, ready na po itong baliktad rin, no? So ayan, binaliktad ko na siya kasi super brown na talaga siya. O, tingnan nyo. Diba? Sobrang sarap tingnan. Lalo na pinain mo yan. Masarap na masarap talaga siya. Crispy. So, ito po yung version ko sa lechon kawali mga kanyans. Yung ginamit kong karne, hindi masyadong mataba. Konti lang yung taba niya. Mas malaki yung laman niya, diba? At tipid kayo sa oil mga kayams, kasi ano yan. Yung oil na yan, magagamit mo pa yan sa pagprito ng mga isda, atsak, or toyo. So ayan, malapit na po yung maluto mga kayams. Perfect po ito sa Christmas at sa New Year. So ayan, malapit na po yung maluto, no? So ayan, no? Ayan. Lapit na, tumagilid na yung ano karne kasi napagod na siyang tumihaya. Charot! So ayan, pinatagilid ko, ayan, tumba. So ayan, malapit na po yung maluto mga kayang. Malapit ko na yung tanggalin sa oil. Pinano ko, pinaligo ko muna siya ng sarili niyang mantika. Charot! Charot! So ayan, ready na siya for chop. Oh, diba? Super perfect. Diba? So very perfect. Diba? Crispy na balat. Crispy, crispy, delicious.
Ang sausawa nito is perfect pork ketchup. Yung tamis ang hang, yung dito kasi masarap siya. Pwede pindi sa inyo kung gusto niyo na yung kung gusto niyo yung toyo at saka may calamansi or na may sili, kayo nang bahala sa sausawan, mga kayanos na. So ako, ang aking ginamit na sausawan dito is yung ketchup UFC tamis ang hang, kasi masarap kasi yung UFC. May matamis siya, medyo maanghang. So ito, ready for dinner. Diba? Ang sarap talaga. Lalo na't kayo yung gumawa nito, matatakam talaga kayo. Kaya huwag nyo nang patagalin pa, gumawa na kayo ng inyong version ng lesson to white. Sarap. So yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa aking video na channel. Salamat sa panonood, mga kayan. See you sa mga next video, mga kayan. Kung may mga request kayong gusto ipaluto sa akin, comment nyo lang sa comment section. Charan-charan! Thank you for watching!